Isang bagay ang hindi makalimutan ng isang tao, lalo na kung nakatatak na ito sa kanyang isipan, yung mga pangyayari na minsan lang dumating sa kanyang buhay. Kumusta kaibigan? Isa na namang kwentong magbibigay aral sa ating buhay. Pero bago tayo magpatuloy, maraming salamat pong muli sa walang sawang pagsuporta. Ako nga pala si Andro, tahimik na nakaupo at tila lumilipad ang aking isip. Ngunit nang marinig ko ang boses na tumawag sa akin, tumingin ako sa kanya at walang emosyon. Andro, nasaan si Fiona? Ano nangyari? Ayos na ba siya? Sunod-sunod na tanong nitong si Dave ngunit wala akong imik. Andro, inatanong kita. Fiona, saan tayo papunta ngayon? Ikaw ang bahala, Andrew. Basta maging masaya tayo. O, pwede rin sa bahay na lang tayo, marahil naroroon na rin si Kuya Dave. Sige, medyo pagod na rin ako sa kagala natin. Tingnan mo, ang ganda ng buwan, kasing ganda ng girlfriend ko. Nako, ikaw talaga, Andrew. Maganda talaga, as in? Fiona, para sa akin, ikaw lang talaga ang babae para sa akin at wala na iba. Kahit maraming babae ang nagkagusto, nagparamdam sa akin, I don't care. Dahil ikaw lang ang mahal ko at totoo. Mahal na mahal rin kita, Andrew. Nagyakapan kaming dalawa. Habang naglalakad, napansin kong may batang babae ang dumaan sa harapan namin. Marahil nasa 6 taong gulang ito. Nakatuon ang kanyang atensyon sa laruan na kanyang dala. Sinunan ko siya ang tingin, marahil ramdam kong tatawid ito. Agad naman akong tumakbo nang makita ko ang isang papalapit na sasakyan sa kanyang harapan. Kaya naman, itinulak ko siya agad. Alam kong wala ng ibang pagkakataon dahil sa bilis ng sasakyan, naramdaman kong bumagsak na ako sa kalsada. Narinig ko namang nagsigawan ang mga tao pero nahilo ako dahil sa malakas na impact ng sasakyan. Pinilit kong buksan ang aking mga mata, nakita ko ang bata sa aking tabi at umiiyak. Agad akong lumingon sa mga taong nagkukumpulan. Bigla akong kinakabahan kung nasaan si Fiona. Kaya pinilit kong tumayo sa makarating na ako sa nagkumpulang tao. Fiona! Sambit ko sa aking girlfriend at tuluyang napaluhod sa kanyang harapan at tuguan. Biglang minulat niya ang kanyang mga mata at pinilit na magsalita. Fiona, parating ang ambulansya. Huwag ka muna magsalita. Pilit ko na lamang nilakasan ang aking loob kahit natatakot na rin ako sa dami ng dugong nasa kamay ko at mula iyon kay Fiona. Ilang minuto pa ang nakalipas, dumating na ang ambulansya at agad nila itong pinasok sa loob. Andrew? Bakit Fiona? I love you. I love you too, Fiona. Pakiusap, lumaban ka. Ngumiti siya sa akin at nakita ko ang pagtulo ng kanyang mga luha. Andrew, promise me na huwag mong sisihin ang sarili mo at maging masaya ka. Fiona, ano bang pinagsasabi mo? Bigla itong pinikit ang kanyang mga mata. Lars, tulong! Ano nangyari sa kanya? Pero walang tugon ang nurse dito. Fiona, please, open your eyes. Sir, I'm really sorry, pero hindi na siya umabot. Saad ng nurse na kakatigil lamang sa kanyang ginagawa. Dito maari. Nurse, please, gawin mong lahat, pakiusap. I'm sorry, sir, pero tumigil na ang pagtibok ng kanyang puso. Fiona, gumising ka. Dumating na kami sa ospital. Agad ako nakiusap sa doktor na iligtas ang buhay ni Fiona. Pero ang tanging iling nito ay sorry lamang ang tugon nito sa akin. Wala na siya, sir. Asensya na. Matapos kasing nakita noon ni Andrew ang pagtawid ng bata, tinulak niya ito kaya naman nakailag sila ngunit kay Fiona ito sumalpok. Andrew, ano bang nangyari sa kapatid ko? Magsalita ka. Hindi ba ikaw ang kasama niya? Ipaliwanag ka. Nagsimula na akong magsalita hanggang sa matapos kong ipaliwanag sa kanya ang nangyari pero may naramdaman akong malakas na suntok na dumapo sa aking mukha.
Isa kang walang kwenta ang nobyo, Andrew. Sa kapatid ko, hindi kita mapapatawad. Pinatay mo ang kapatid ko. Naintindihan ko ang galit niya sa akin dahil galit din ako sa aking sarili. Hindi ko maiwasan na isipin na kasalanan ko ang lahat ng ito. Andrew, nailigtas mo nga ang bata pero ang buhay naman ng kapatid ko ang nawala. Wala na yung kapatid ko. I'm sorry, bro. Kahimik akong nakatayo habang nakatitig sa nakaukit niyang pangalan. Binaba ko na lamang ang dala kong mga bulaklak. Yona, sana kung saan ka man ngayon, maligaya ka. Alam mo, guro na ako ngayon. Di ba itong pangarap natin noon na sabay tayo magtapos bilang guro? Pero heto, nag-isa na lamang ako. Kahimik lang ako nakaupo nang maramdaman ko ang lumamig ang ihip ng hangin. Isang mahinang boses ang aking narinig, kasabay ng malakas na ihip ng hangin. Agad akong napalingon pero ako lang pala ang taong naroroon. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Oo, inaamin kong halos 2 taon na ang nakalipas pero ang lahat na sa akin ay parang bago pa rin. Maya-maya lamang naramdaman kong tila may yumayakap sa akin mula sa likuran. Nilingon ko ito at nakita kong napayakap siya sa akin. Si Christine ang batang niligtas namin noon. Christine, anong ginagawa mo dito? Kuya, dinalaw ko lang si Ate Fiona. Kasama ko pala ang mami ko. Hinihintay niya lang ako sa may sasakyan. Hindi talaga natin masasabi kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Kaya habang may buhay pa, gagawin natin ang mga bagay na nagpapasaya sa atin at higit sa lahat, maniwala tayo sa may kapal.